Pagpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santilapag. Siawit kayo at siya'y pagdamal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, salamat sa pagpunta ninyo sa dambana ng ating mahal na Santo Padre Pio. At nawa ang inyong mga panalangin at intensyon nating lahat ay dalinya sa Panginoon. Lahat ng pinagdadaanan ng ating pamilya at ng ating buhay ngayon, pagpalain nawa tayo ng Panginoon upang maging handa tayo sa banal na pagdiriwang na ito. Pagsisihan muna natin at aminin ang mga nagawa nating kasalanan. Buong kababaang loob, sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo ay napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya, ang tabernakulo ay itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo, at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luktukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan
at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao pang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito?
Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis. Mga anak, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning, praise be Jesus and Mary. Good morning, Father. Kung halimbawa po pala na tayo ay nasa loob ng isang malaking lambat at dumating na yun pagkakataon na tayo ay pagbubukod-bukurin, kagaya ng sinasabi sa mabuting balita at talinhaga ng ating Panginoon. Eh, sino kaya yung mapapabilang sa mabubuti o magagandang isda? At sino yung mapapabilang dun sa sinasabing walang kwenta o walang pakinabang? Shout out sa mga angler dyan. Shout out sa mga mangingisda at laging namamalengke. Alam niyo po sa amin, yung mga magagandang isda, maya-maya, mabilog. Alam niyo yung mabilog? Trevally. Kanuping. Alam niyo yun ano? Yung kanuping, mapula-pula ang labi nun. Kasing tingkad ng mga lipstick ninyo, lalo na pag bagong huli. Lapu-lapo, tulingan, tuna, at syempre ang paborito ng lahat, ang isda ng masa, galunggong. Yes. Yung mga hindi naman kagandahan, edi siguro yun yung mga bantol, alam nyo yun, yung matinik, yung nasa bato, butete, buriri, takoy. Tingnan nyo na lang sa YouTube ha, yung mga sinasabi ko. Mga isdang bato na malansa, tsaka ang tsaka ng itsura. Pangit, kasing pangit ng kasama mo pag naiinis ka, kahit maganda. O bahala na ho kayong mag-isip kung anong mga isda pa ang naiisip ninyo. So the question is, saan tayo mapapabilang? Sana lahat dun sa magaganda. Yung ibibilang ng Diyos sa kanyang kaharian. Pero alam ninyo, mga kapatid, ang katotohanan, lahat naman ng isda, pag nabilasa o nahampok, wala nang kwenta yun at pakinabang. Di po ba? Pang-aso na lang yun o sa iba pang mga kanin ng hayop. Brothers and sisters, hindi tayo isda. Tayo yung mga tao. Hindi tayo dapat mahampok at mabilasa. Tayo'y kawangis ng Diyos. Nilikhang kalarawan ng Diyos. All of us, we are all Christians. We are sons and daughters of God. Anak ng Diyos. Kaya alam niyo, ang magandang balita ngayon, pwede ka pang magbago. Wag nating piliin lagi yung masama. Kaya lang naman tayo sumasama. Because of the wrong choices that we make. Yun nagpapasama sa atin. Pag mali yung pinipili mo, pag mali yung gusto mo at pinagpipilitan mo, yung hindi maganda sa pamilya, sa Diyos, at kahit sa sarili. Kaya salamat kung buhay pa tayong lahat. Bakit? Kasi pwede mo pang maituwid yung buhay mo. Pwede mo pang maituwid yung baluktot, balikot, at yung mga madumi at mansya. Hopefully, sana, mapaputi mo pa.
at maayos mo yung dapat mong ayusin sa buhay mo. Madalas nakakalimutan natin na tayo ay katiwala lamang. Katiwala. Sabihin nyo ngayon salita, katiwala. Steward. Katiwala. Pahiram lang ho yung buhay. Babawiin din ng Diyos. Feeling natin parang hindi na matatapos yung kasiyahan, ano? At ang buhay, diyan minsan tayo nagkakamali at nakakalimot. Kaya salamat kasi yung lambat na ito, hindi pa hinahango ng Diyos. Hindi pa pinaghihiwalay-hiwalay. Sama, marami pa tayong magawang kapaki-pakinabang. Bawi ka pa sa Diyos. Bumawi ka pa sa buhay. Sana marami pa tayong magawang mabuti sa mundong ito. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. Mama Mary, pray for us. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa muslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayatalak na ito. Handog na bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo upang mga alay natin, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mo po ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon ay aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan, mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maiyayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan na sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pinayay ng palakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kami. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at si Gilbert, naming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin niyo rin ang mga mahal naming yumao na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Kaawaan mo sila, lahat ng pumanaw, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng mahal na San Jose na kanyang kabiyak na puso. Kaysa ng mga apostol, mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sitayo po ang lahat. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, payag natin ang lakas loob. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Ngitian mo yung katabi mo, sabihin mo, salamat, mabait ka pa rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na kapatid, narito ang ating mahal na Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad natin na muling tatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lord upon
Isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito, magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay patuloy po nating isinasagawa ang pagsasaayos ng ating extension area at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nais pa rin pong maging bahagi ng pagawaing ito, makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalala din po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance na tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Agosto ay mga naka-reserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Magnyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo
sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan, mga imahen, mga dasalan na inyong tangan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga Santo Rosario, mga imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At kayong lahat ay pagpalain na napakamaawain at mapagmahal nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo na tayo at damihan pa ng kabutihan para sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Diyos. Mayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.